Second thing is, kailan pinaranas ng Diyos ang kanyang presensya at pinapalakas tayo, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ, ilan ang disciple niya po? 12. Pero 12 disciples, meron pa siyang tinatawag na inner circle. Pinaka-core niya. Tatlo po yun. Peter, James, and John. Parang tayo. Marami tayong mga kaibigan, pero hindi lahat. Best friend po. Marami tayong kakilala, pero hindi lahat na pagsasabihan. Pero si Jesus Christ, itong si Peter, James, and John, hindi siya nahiyang sabihin, alam nyo, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Hindi kaya naasiwa si Jesus Christ na, hindi kaya nakakaasiwa, Diyos ako, gumagawa ako ng mga miracles, pagkatapos sasabihin ko kay Jesus Christ o sa mga alagad, alam nyo, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay. Lord, bumubuhay ka nga ng patay. Kung naghihimala ka nga, ano ba't mo sabihin, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko? Pero yun nga po ang maliwanag dito. Ang bottom line lang ay, si Jesus, hindi nahihiya siyang magsabi ng totoong naramdaman niya. At dito natin kuhanin yung second point natin. Pinalalakas tayo ni God at ang presensya niya ay binababa sa atin when we choose to become real instead of pretending. Mas madali po ang magkunwari kaysa magpatotoo o maging totoo. Tama po ba yan? Hindi po ba? Ang dali sabihin, sa totoo lang, kahit simple lang, oy, kain ka na, hindi. Busog pa ako, kakain ko lang kahapon. Parang namumutla ka yata. Hindi, ano yan. Maitim lang talaga lips namin. Minsan po, ano, hirap na hirap tayo sabihin yung totoo na parang pagod ka na hindi, ho. Parang mamatay na ako. Hirap na hirap po tayo. Ito lang po ang please, pakiusap ko lang sa inyo, ha. Huwag na wag ko kayong mahiya pag malulunod kayo. Halimbawa, nalulunod na kayo, ay, nakakahiya. Mamamatay po kayo. Madali pong mamatay ang mga nagkukunwari po sa buhay. Sabihin mo muna sa katabi mo, huwag ka nang mag-deny. Sabihin natin yung totoo, ano po? Eh, si Jesus nga, hindi naasiwa po eh. Hindi o ba? Ang sabi, ang puso ko'y tigib ng hapis na, joke! Pero yung sabi ng mga alagad, pero hindi totoo yung naramdaman ni Jesus Christ. Pero ganito naman, hindi naman ibig sabihin, gusto ni God maging totoo tayo, pero hindi naman ibig sabihin lahat na lang ng tao pagbubuhusan natin ang naramdaman natin. Tama po ba yun? Ang pinagbubuhusan lang po natin ang naramdaman natin, mga taong pinagtitiwalaan natin, hindi naman ganito, taho! Pagbilan niya 5 pisong tao, ang puso ko'y tigim ng abis, na ano si kamatay ko? Siguro yung magtatuwa, ha? Ano yun? Bumibili ka, magkano po yung tilapia? 60 po, 1 kilo, ang puso ko'y tigib ng hapis, halos kamatay ko. Bakit sa presyo? Hindi. Hindi po lahat ng tao ay pwede tayong magbuhos. Hindi po. Mas mahirap naman magbuhos na ikaw. Ang puso ko'y tigib ng hapis, langaw. Oh. Papunta na tayo doon. Ang sinasabi lang natin, kaya nga po napakahalaga na marunong tayong makipagkaibigan. Marunong tayong makipagkapwa-tao. Kasi darating ang pagkakataon, kung hindi ka marunong makinig sa problema ng ibang tao, hindi ka rin pakikinggan. Kaya nga dito, totoo marami tayong kaibigan, pero honestly, hindi po lahat na pagtitiwalaan. So we need to become real. Alam niyo po bang, pag tayo po yung nagpakatotoo, doon pumapasok yung totoong kalakasan? Tingnan niyo po, ano, maraming pagkakataon, inya po, ano, minsan hindi tayo nagiging totoo sa buhay. Kahit po ako naranasan ko yun as a pastor, dumating din tayo sa pagkakataon, may tinatagtang stage of denial. Even po yung nanay ko po na alam ko pong malapit ng mamatay, sa totoo lang po, pero sa puso ko hindi ko matanggap at hindi ko pa ho naipagpe-pray talaga na, Lord, kung kalooban mo, kuhanin mo na siya. Parang up to the last minute, inalalaban ko ang aking mother po na talagang buhayin ang ating Panginoon. Nung December 10 nga po, 4 a.m., sabi ng kapatid ko, mukhang hindi naaabot ng umaga. Sabi nung misis ko, tara, uwi na tayo. Parang ayoko pa rin umuwi. Parang sa loob, hindi, pagalingan ng Diyos ang aking nanay. Pagkatapos, sige, uwi na tayo. Hindi pa ba tayo magbabaon ng maraming damit? Sabi ni Lena. Kasi siguro sa isipan niya, lamaya na to. Yung gabi-gabi, hindi, wag. Naka-short lang po ako nung umuwi po ako. Pagkatapos, mga 5:30, nasa Baliwag Transit po kami, abang ta-travel na ho. Yun nga po, ano? Sabi nung kapatid ko, patay na po yung nanay ko.
naiyak na lang po kami na sumandali lang po ako sa bus. Alam nga naman, ano, magsisigaw ako doon, hindi! Hindi! Sasabihin ng doktor, hindi pa ba kayo bayad? Hindi! Hindi ko pa nakukasukli ko. Hindi pa ba ang hirap yung, di ba may mga lugar na parang ang hirap magsabi, no? Yung parang, ang hirap kasi katulad nito. Namatay nga po ang nanay ko, de. Pagdating ng 6 a.m., pumunta po ako sa bahay po namin. Dami na nag-iiyakan. Pagkatapos sa dami-dami ba namang hahawak po sa akin, yung tsahin ko pang ayoko at kinainisan, yung pang yumakap sa akin, to talaga, ayoko, wala na, patay na to. Hindi po ba may mga kamag-anak yung kinainisan? Kabisado niyo po ba yan? Eh, yung kamag-anak ko po na yun, yung panagbantay sa nanay ko, sabi niya, madadali buhay ko kapag ito nagbantay sa akin. Eh, nakasabay ko po minsan magbantay yun. May tumabing malamig, uy, parang pusa, uy, tsahin ko pala. Yung ganun po, pagkatapos, kaya nga po nung gusto ko nang umiyak, maya na lang ako iyak. Hold ko na lang. Hindi ako maiyak pag ito katabi ko. So parang ganun po, ano? Deny, deny, deny. Pero gusto pala ni God, maging totoo po tayo. Nung unang di pa namamatay ang nanay ko, sabi ko kay Len, Len, kapag namatay si ina, pauunahin ko yung mga kapatid ko na mag-grieve, aalalayan ko sila. Later na lang ako iiyak. Pero isang malaking bagay na natutunan ko, pag piniiyak ka ng Diyos, umiyak ka. May pagkakataon gusto mo nang umiyak, hindi ka na maiyak. May panahon ng pagdadalamhati, may panahon ng pagluluksa. Huwag ho tayong mahiya sa sasabihin ng tao. At ako naman very open and honest po ngayon sa inyo, even pastor nalulungkot. Minsan ho talaga nababasag ang puso ho natin. Mayroong pagkakataon, nangihina po tayo, pero ang Diyos pa rin po ang kalakasan natin. Again mga kapatid, we need to become real, ano po, instead of pretending. May kalakasan po kapag tayo po ay nagiging totoo, lalo na sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Kaya ito'y napakahalaga na may mga kaibigan kang pinagtitiwalaan, may life group ka na inaatinan, may simbahan ka po na kinabibilangan, sapagkat sila rin ang gagamitin ng Diyos para po tayo lumakas sa pamagitan ng pagsasabi ng ating mga nasa loob. Again po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Then number three is, kailan pinaranas ng Diyos ang kanyang presensya? Ano po at kanya tayong pinalalakas? Going a little further, he fell with his face to the ground. This time, ano, grabe, sub-sub na ang mukha ni Jesus doon po sa lupa. Panginoon, kung pwede lang naman, kung posible, alisin niyo po ang saro ng paghihirap na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban niyo. Okay? Dito, sinasabi ni Jesus Christ, hindi sa, Lord, ayoko maghirap, please. Gusto ko iligtas ang sangkatauhan. Pero kung pwede naman, huwag na akong paluin at huwag na akong mamatay. Sana, kung pwede. Eh, pero kung hindi pwede, Panginoon, again, ang kalooban mo ang masunod. Pero ito yung totoo eh. Walang resurrection, walang crucifixion po talaga. Walang totoong pagpapalatagumpay kung walang mga pagsubok ng buhay. Walang totoong asenso na hindi mga dumaan sa hirap at maraming pagsubok sa buhay, pero kinakailangan po talaga nating daanan yon. Gayunpaman, si Jesus ay tunay nagpasakop. Meron siyang gusto, pero ang kanyang gusto ay ang gusto ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay bumababa sa atin, at tayo po ay pinalalakas ng Diyos when we choose to submit instead of disobeying. When we choose to submit instead of disobeying. Honestly, one of the greatest talagang challenge sa atin is to submit. Gaano kahirap sa isang asawa ang magpasubmit sa asawang lalaki? Gaano kahirap sa mga life group members minsan ang magpasubmit sa mga life group leaders? Gaano kabigat para sa mga anak ang minsan po ay tunay na magpasakop talaga sa magulang, pero nasa nagpapasakop ang maayos at magandang buhay? Just try to imagine kung ang bansang Pilipinas, lahat po tayo nagpapasakop sa alintuntunin ng gobyerno at ng pamahalaan at may disiplina po, ang ayos po ng bansa natin at tagal na tayong pinagpala ng Diyos. When we choose to submit instead of disobeying, naroon po yung kalakasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Sa garden ng Gethsemane, pinakita ni God kahit nahihirapan, kahit may pagsubok sa buhay, pwede tayo magpasakop sa Diyos at sumunod. Pero ang sabi rin naman sa verse na yan, anong verse po ito? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Doon sa Garden of Eden, doon naman unang sumuway, hindi nagpasubmit,
at nagrebelde ang mga tao kay Adam and Eve, si Adam at Eve. Tingnan niyo naman po, nung sumaway si Adam and Eve, buong sangkatauhan nadamay. Nung sumunod si Jesus sa Garden of Gethsemane, buong sangkatauhan pinagpala din naman at nagkaroon ng pag-asa sa biyaya po ng ating Panginoon. Anong challenge sa atin? Every time na nagpapasakop tayo, maraming napagpapala. Gaano katuwaan ng isang magulang na magpasakop at sumunod ang kanyang mga anak? Gaano ang katuwaan, hallelujah, ng mga asawa po lalaki, mga babae po, sabihin din natin, ang mga lalaki din po ay nagmamahal sa kanilang asawang babae. Napakarami nangyayari, pero every time na sumusuway tayo at tunay po na pinipilit ang ating gusto, ang dami rin pong nadadamay. By the way po, what is the greatest temptation here po na binabanggit? Ang greatest temptation here po dito ay hindi po yung bisyo na alak, sigarilyo. Hindi rin po yung babae. Ang greatest temptation is, not my will, but your will be done. Ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Pilit tayong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ito ang ipinagagawa ng Diyos kung ano-ano ang pinagagawa natin. Sabi na ng Diyos, huwag kang mag-asawa pag hindi lang din Christian. Eh, cute si Lord. Ang ganda ng pimples kahit saan. Sa pimples ka pala, kahinaan mo pala, pimples. Grabe naman yan. Ako dimples, ano po? So, yun nga po eh. So, ang sasabi natin is, pinipilit natin yung gusto natin. Pag lumabas nga ang pagkakataon, ang daming tao mas matalino pa sa Diyos. Ibig sabihin, nagkamali ba ang Diyos? Na ito ang gusto niya, pipilitin natin yung gusto natin? Yun po ang greatest temptation. Kaya ano sinabi mismo ni Satanas kay Jesus Christ, kung totoong Diyos ka, gutom that time si Jesus Christ, ba't hindi mo gawing tinapay ang mga batong yan? Sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Diyos Ama. Nang ibig sabihin, napaka-imposibleng totoong mabuhay ang isang Kristiyano na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Napaka-imposibleng mabuhay ng totoo at payapa ang isang tao na tunay na hindi nagpapasakop sa Diyos, dahil ang gusto po ng demonyo ay tunay na lumayo tayo sa kalooban ng Diyos. Ipilit natin ang gusto natin. Honestly po, siguro lahat naman tayo naranasan, minsan naging matigas ang ulo natin. Sabihin nyo nga sa katabi nyo po, matigas ba ulo mo? Okay, eto yung disobeying ha. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado, ano po. So, yun nga po, ano. What if kung wala akong makita maghanap buhay, Lord, pwede na ako magnakaw? Ganun ba yun? Lord, nag-pray ako eh. Eh, ayaw gumaling. Albularyo na lang. Ganun ba yun? Na kapag hindi po natin nakita yung gusto nating makitang mangyari, babalik tayo sa kagustuhan natin, mali naman po yun. Again, mga kapatid, ang temptation is, minsan po ano, hindi lang natin nakikita, pero nadyan po talaga yan at pilit tayong hinahatak, papalayo sa kalooban ng Diyos. Ito ah, simpleng temptation lang to ah. Sabi ng wife ko, after nung mamatay at mailibing ang aking ina, sabi ng asawa ko, huwag ka nang pumunta muna sa church o huwag ka muna mag-sermon. Ibigay muna sa mga pastors natin. Kahit linggo lang o dalawang linggo lang. Pagkatapos yung speaking engagement mo sa isang church, i-give up mo muna. Ang sabi ko po, kasi ako, laging ano eh, parang palaban. Hindi, eh paano ko naman, hindi ko ikwento yung kabutihan ng Diyos at ang galing ng Diyos. Para pa raw siya na guilty that time. Pero alam nyo ho, kung nakinig ako sa asawa ko ho, posibleng hindi ako magka-Bell's palsy ho. Kasi that time, may nararamdaman ako. Pero yun nga po, hindi ko ho pinansin. Sa totoo lang ho, even ang pastor, matigas din po ang ulo. Ano po, yun ang natuklasan ho natin. Huwag ko kayo mag-alala, isa sa pinakamahirap ko usap, pastor. Ano po? So, yun ang sasabi ho natin. No? So, hindi ko po sinunod yung advice ng asawa ko. Mga minamahal, pwede po ba? Ito ha, advice lang ho ito. Kung meron mang magsasabi ng isa sa pinakatotoo sa buhay mo, asawa mo, sana naman dapat paniwalaan po natin yon. Pag sinabing mamahinga ka naman, ano po? So, hindi ko agad, alam nyo kasi yung temptation is, eh wala naman ako nararamdaman eh. Hindi ibig sa, eh sa totoo lang, tayo naman po, di ho ba?
Nagpupunta lang tayo sa doktor pag may nararamdaman. At galit ka pa sa doktor kapag walang nakita. Eh, wala nga eh. So, ang sasabi ho natin na ito, sana ho ano, kasi yung time na yon, Huwebes po ako nagkaroon ng Bell's palsy ho. Biyernes pa ho ako nagpatingin eh. Hinahabol nga ho ako ng asawa ko eh. Tara, i-BP mo na kita. Nung, kasi bibili po ako ng pintura no, inaayos po namin yung bahay namin. Nung binipi po ako, mahal na mahal talaga ako ng asawa ko po. Hindi sinabi sa akin yung BP ko ho. Basta pinainom niya ako ng pineapple. Bakit puro pineapple ang iniinom ko? Pwede namang sesto. Hindi ba? Pwede namang sito. Para ganyan, siguro napaka-special talaga. Ito naman, ang sweet. Dalawang araw na, painom pa rin ang painom sa akin. Hanggang sa kausap na nga po si Doktora Ja, pinai-ER na po ako, ano ho, ng Thursday. And imagine ko, uy, nasa stretcher ako, yung gaganyan. Parang sa pelikula. Pag siya mga mahal ko sa buhay ko naman, nasa likuran, umiiyak. Pagkala sabi ko, huwag kayo makalala. parang maalaala mo kaya na, ano po. Hindi, parang ganun, pero antikas po talaga ng ulo. Sabi ko ng doktor sa akin, grabe, pag ganyan na, please, dali nyo na ho agad sa doktor. Pwede ko talagang ma-stroke po dyan. Kaya ini-CG po agad ako. Ano po? At natuklasan naman nila, wala akong puso. Ano ba? Walang pusong magpatingin sa doktor. Ano po? Kasi ho, kung pangit po yung sinabi niya sa akin, magpapalit naman ako ng doktor. Ano? Para yun ang pinakasolusyon. Pero again mga kapatid, we need to submit. Kailangan natin igalang doktor at yung mga taong nasa paligid natin, lalo na yung minamahal natin, hindi naman siguro magsasabi sila nang sa ikasasama natin. Mga kapatid, ang kalakasan ay tinatanggap natin kapag tayo po ay natutong magpasako po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.